Kumusta ka, kaibigan? Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Pastor Jun at nandito tayo sa ating Word of the Week. Alam niyo po na nasa papunta na po tayong walong buwan nitong pandemic na ito. At more than the cases na tumataas, more than the sickness na tinatamaan po ng COVID na ito, merong isang bagay na talaga pong naapektuhan sa atin. At ito po yung ating mental health. Sabi ng World Health Organization, 93% hindi lang po ng Pilipinas, kundi ng buong mundo ay talagang punong-puno po ang kanilang mga mental health services. Maraming kumakausap sa mga psychologists, sa mga psychiatrists dahil po sa bigat na nararanasan nila, dahil sa mga anxiety attack, mga depression, mga worries na talagang punong-puno ang kanilang mga buhay. More than the physical health, nagkakaroon na rin po ng toll ang ating pong pag-iisip, ang ating makaisipan dahil sa mga nangyayaring ito. At dahil po dyan, marami po sa atin ang nababagabag, marami sa atin ang hindi na alam ang mga gagawin, marami na ang hindi nakakatulog, usong-uso po ang mga insomnia ngayon, at iilan na lamang po ang nakakahanap ng kapahingahan. That is why yan po ang topic natin this October, para po maranasan natin yung sela, ang kapahingahan. Maganda pong pagtuunan natin ito ng pansin, mga kaibigan, na sa panahon na kung saan punong-puno ang ating isip ng uncertainty, na sa mga panahon na kung saan ay gulong-gulo ang ating isipan, we can still find rest in our God. Yes, ito po yung reality. Yung binanggit ko pong statistics, yung binanggit ko pong survey, ay reality po yan na nangyayari. And we will never discount that, mga kaibigan. We will never, hindi natin isasarado yung ganyang mga kaisipan na grabe naman yung nangyayari sa kanila. Hindi po. Pero, pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Kung gusto natin makaranas ng tunay na kapahingahan, sa Panginoon lang tayo nakakaranas. At ang maganda dyan, ay hindi lang tayo pala ang nakakaranas. Even dito, sa babasahin nating salita ng Panginoon, ay meron din silang mga agam-agam. Pero noong diniklara nila ang salita ng Diyos, noong sinabi nila na tutulungan sila ng Panginoon, that in spite of what's going through, what's going on with their lives, ay nakaranas sila ng sela or ng kapahingahan. Kung may mga Biblia kayo, samahan niyo ako sa Psalm 121. I lift my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil, and He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Tayo po, tulad nitong mga panahon na to, binabasa natin to ng nakaupo. Pero kung titingnan po natin the whole narrative ng binabasa natin po, no, hindi lang po ng Psalm 121, kundi some portion po ng Psalm, ito po ay tinatawag na the Song of Ascents. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, sila po ay paakyat sa isang valley, sa isang bundok kung maaari po nating tawagin, papunta dun sa temple nila. At binabasa nila ito, sa ulo po nila ito, memorize po nila itong binasa po natin. Habang sila ay naglalakbay, knowing na nandun po yung danger na merong pwedeng magnakaw, pumatay, o sumira na kung anuman ang travel nila, ito ang kanilang deklarasyon, mga kapatid. Ikaw nga naman, paano ka makakaranas ng kapahingahan? Sa atin po, madali lang umuwi, madali lang pumunta sa isang lugar kasi may sasakyan tayo. May mga hotel, may mga inn, may mga lodging room na pwede nating pagtulugan. Sila po wala.
nasa kalagitnaan po sila ng bundok. At kung abutan man sila ng gabi, dun sila natutulog. Kaya ganun na lang mang po yung agam-agam nila. Ganun na lamang po yung parang yung worries nila na sa kanilang pagtulog may mga atake sa kanila. That is why very important itong panalangin na to sa kanila, itong Psalm 121 na ito. Para makaranas sila ng sila o ng kapahingahan. Now, let us dissect this verse. Paano naman ito makakatulong sa atin? That how can we experience this kind of sila in our lives? Tandaan mo kapatid, if you want to experience sila in your life, God will keep us safe. Yan po ang pangako ng Panginoon. Unang reminder sa atin ni Lord that He is our security. He is our security. Sabi dito, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord. Kita nyo po. He is our security. Ano man po ang pagdaanan mo kapatid sa iyong buhay, ang Diyos ang magpoprotekta sa iyo. Ano man ang gawin ng kalaban sa buhay mo, ano man ang gawin ng bulong ng demonyo ng kalaban sa buhay mo, na ikaw ay talunan, na ikaw ay hindi mo magagawa yung mga bagay na yan, na sa iyong paglalakbay, He is our security, na pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya. Kapatid, tandaan mo na lagi mong kasama ang Diyos. Ito po ay lagi kong nababanggit. Sa mga panahon na nagdududa ka, na ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Sa mga panahon na nagtatanong ka, nagkakaroon ka ng agam-agam, kapatid, tandaan mo na mahal ka ng Panginoon at iingat ang Kanya saan ka man pumunta. Pangalawang reminder po sa atin ng Panginoon that He is our assurance. Una, security. Pangalawa, He is our assurance. Kung titingnan niyo po, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Yan po ang problema natin, ano mga kapatid. Kaya minsan nawawalan tayo ng peace. Wala tayong peace of mind. Nahihirapan tayong matulog kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas. Yung mga uncertainty ng ating buhay. Pero tandaan mo, tulad ng binanggit ng singer na ito, ng writer na ito, that He will not let our foot be moved. He who keeps you will not slumber. Ganyan po ang ating Panginoon, hindi siya natutulog. Tulad ng kanta ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? Kapatid, hindi po natutulog ang ating Diyos. At yan ay magandang assurance that we can have this kind of sela, that we can still find rest in our Lord. Na pwede tayong matulog knowing na meron tayong assurance na tayo ay protektado ng Panginoon, na siya ay nagbabantay sa atin. Kaya kapatid, bakit ka nag-aalala? Bakit parang na-overwhelm ka na ng mga problema? Bakit ikaw yung na-overcome ng problema instead na tayo yung mag-overcome sa anuman ang nararanasan natin? Kapatid, meron tayong assurance sa Panginoon. Pangatlong reminder sa atin dito sa nabasa natin, that He is our fortress. He is our fortress. Sabi dito, the Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Kita nyo po, He is our fortress. Siya ang ating tanggulan. Siya ang magiging shade natin na sa mga panahon na tayo ay naiinitan tulad ng mga Israelita na very hot pagtanghali pag sila ay naglalakad. Pero napakaganda ng reminder ng writer na ito, ng singer na ito, that the Lord is our keeper. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Kapatid, ang Diyos ang ating tanggulan. Ano man ang maranasan natin ngayon, ano man ang pinagdadaanan natin, pagtatanggol ka ng Panginoon. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Siya ang magbibigay sa iyo ng fortress. Siya mismo yun. Siya ang ating tanggulan. Siya ang ating muog. At huli po, reminder dito sa nabasa natin, that He is our edge. He is our edge. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Kapatid, yes, mahirap ang buhay. Minsan nadatapa tayo. Normal po yan. Minsan po parang natutukso tayo, natitempt tayo, nasumuko na parang
pagod na ako, Lord, parang ayoko na. Pero tandaan mo, para ikaw ay magpatuloy, tandaan mo that Jesus is our edge. Kung nasa atin ang Panginoon, sabi nga dito, di ba, the Lord will keep you from all evil and He will keep your life, and that is our edge. Kung nandun po yung Panginoon sa ating buhay, na sa lahat ng decision mo, kasama mo ang Panginoon. Na sa lahat ng paglalakbay mo, kasama mo ang Diyos. Kapatid, alam mo ba na pwede kang makaranas ng tunay na kapahingahan? Ano nga po yung apat na reminder para magkaroon po tayo ng sela? Na para malaman natin that iingatan tayo ni Lord, that we will be safe anuman ang gawin natin sa buhay. He is our security. He is our assurance. He is our fortress. And He is our edge. And that is our word of the week. Kapatid, dadako tayo sa ating prayer time. Nawa ay patuloy mong yakapin ang salita ng Panginoon na ating narinig. Na sa mga panahon na tayo ay naguguluhan, iingatan tayo ng Diyos. Let me pray for you. Panginoon, maraming salamat po sa aming napakinggan. Salamat po sa salita mo. Ang panalangin ko po, na sa mga panahon na kami ay naguguluhan, na sa aming paglalakbay sa iyo, na sa aming pagpapatuloy nito sa aming buhay, nawa ay makaranas kami ng tunay na kapahingahan. Totoo nga po na marami sa amin na ang nakakaranas ng worries, ng anxieties, ng depression, Lord. And we will never discount that, na yan po ay totoo din naman talagang nangyayari. Sa patong-patong na mga problema, hindi po maiiwasan, Lord. Pero salamat din po sa iyong salita na aming napakinggan, na kami ay iingatan mo, na ikaw ang kasama namin, that you are our security, Lord. Ikaw ang siyang mag-iingat sa amin. At malaking bagay na po yun, Panginoon. At hindi lang yun, that you are our assurance, Lord. Na anuman po ang bulong sa amin ng kalaban, anumang insecurities, anumang uncertainties ang mangyari sa aming buhay, we can have this kind of assurance, Lord, na ikaw ang kasama namin, Panginoon. That He who keeps you will not slumber. He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Yan din po ang totoo sa aming buhay, Lord. And you are our fortress. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming mga muog, Panginoon. Na sa mga panahon na kami ay naiinitan sa dami ng problema, na sa mga panahon na patong-patong na ang aming problema, ikaw ang aming lilim, Panginoon. Sa iyo kami pwedeng lumapit. At higit sa lahat, Lord, hindi ito mangyayari kung hindi ka namin edge. You are our edge. The Lord. Yan po ang laging sinasabi ng Psalm 121. Kasi hindi namin magagawa ang mga bagay na ito. Hindi kami makakaranas ng tunay na kapahingahan kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Nawa sa bawat desisyon na gagawin namin, na sa bawat pagtahak namin sa aming mga buhay, Lord, na sa aming pag-move forward, hindi ka namin makakalimutan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan, that we can have this sila, knowing that we are safe in your hands. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Nawa ay patuloy mo kaming samahan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung meron kang oras, bakit hindi mo to i-share? Kasi alam mo, di ba, na marami din ang nakakaranas ng mga struggles, ng worries. Malay mo, makatulong sa kanila. At gusto rin kitang i-invite every Sunday. You can watch our stream, Lighthouse service po. 9 a.m. po, English service, at 4 p.m. sa Pinoy service. Para mas ikaw po ay lumalim pa sa Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. At ito ang ating word of the week. Abangan po natin yung susunod. Nawa ay hindi ka magsawa na makinig sa salita ng Panginoon. At nawa ay patuloy itong lumago sa ating mga puso. Pagpalain ka ni Lord. God bless you.